Mga kasingkit, welcome back. Mga kasingkit, yung video natin dito sa cylinder head ng 4HE1 kung paano natin i-assemble yung valve spring, yung mga retainer niya. Kasi mga kasingkit, yung 4HE, dalawa yung valve spring niya. May mataba, tapos may payat. Tapos may mas mababa, mas mataas. Hindi kagaya ng 4HF, 4HG. Sige, isa lang yung ano niya, yung valve spring niya, tapos pare-parehas. Pero dito sa 4HE, parehas dito sa may 4HK. 4HK sa 16 valve, parehas rin. So, i-share ko ulit sa inyo mga kasingkit, yung settings ng valve spring. Kung ano yung exhaust, tsaka ano yung intake. Ya, teman nanti. So, yan mga kasingkit, andito yung valve spring. Yung valve spring mga kasingkit is may mahaba tsaka may maiksi. Ito mga kasingkit, ito yung mas mahaba pag pagtabihin natin yung mga yan. Mapapansin nyo mga kasingkit, mababa to. Tapos mas mataas to. Mga kasingkit, yung mas mataas, ilalagay ninyo sa exhaust. Tapos itong mas maiksi, ilagay ninyo sa intake. Tapos ang paglagay nyan mga kasingkit, mapapansin nyo guys to, yung spring na to. Tingnan nyo sa bandang taas, mas maluwag. Dito guys, mas dikit siya. Nakadikit yan. Dito hindi. So itong parte na ito mga kasingkit, ito yung inner, ito yung outer. So parehas rin dito sa may payat na valve spring. Mapapansin nyo guys. Yan. Sa bandang ito guys, yung space niya mas malalaki. Tapos dito rin guys, yung space niya ano siya, dikit-dikit. Ayan. Pag napansin nyo, ayan guys, yung mas ito outside, yung magkadikit-dikit inside. Pareho lang siya ng ganyan. So ayan siya guys. Tapos pag ito rin, parehas rin siya. Ayan. So, pagdikitin natin, pagtabihin. So, mapapansin ninyo guys, may mas mataas, just mas mababa. Itong mas mataas sa exhaust, itong mas mababa sa intake. Pero pag sa 4HF, 4HG, parehas lang yan. Isa lang yan. Pero tandaan rin ninyo, may yung 4HF rin, tsaka 4HG, yung spring niya, ganito rin yung style. Yung ito na nag mas yung clearance niya is hindi siya yung maliit lang yung clearance, ito malawak. Parehas rin yung dito outside, yung parang nagkadikit-dikit na yan inside. Pero isa lang yung mga spring yung mga yun, hindi katulad ng 4HE, 4HG, ay 4H, sorry, 4HE, 4HK. Ayan. Dalawa yung spring, valve spring niya. So yan mga kasingkit. Tapos parehas yung valve seal lang mga kasingkit. Parehas lang mga yan. Sa 4HF. So mga kasingkit, ilagay natin para makita ninyo. So ganito yan mga kasingkit. Pag mapapansin ninyo, ito yung mas mahaba. Yung nagkadikit-dikit na yon, mas dikit. Inner. So, ayan. Ito yung mas mahaba. So, lalagay natin sa exhaust. Yung exhaust, guys, dito. Yung mas maliit. Yung intake, yung mas malapad. Yung ano niya.
yung payong niya dun sa likuran. So ito yung number 1, yung banda rito. Yung number 4 dun sa may gear, ito yung gear, kasi ito yung number 4. Pag umpisa kayo rito, intake to, intake, exhaust, intake, exhaust, intake, exhaust, intake, exhaust. So yan mga kasingkit, yung unahin natin yung exhaust, yung mahaba. Ayan, nakita nyo yung diferensya. Ayan siya. Ito yung intake, ito yung exhaust, mas mahaba. Mga kasingkit, lagyan na natin. Unahin natin yung exhaust. Ganyan siya. Tapos yung retainer. Ayan. Tapos ipasok nga rito. Yan mga kasingkit. Munot na po daw pa. Nailagay na natin. Yung front kasi rito. Kaya ito yung intake. Intake, exhaust, intake, exhaust, intake, exhaust, intake, exhaust. Ayan. Tapos dito rin makikita niyo. Kasi yung intake mas malapad. Malawak siya. So bali dito yung number 4. Sa may gear. Tapos ayan. Ito yung intake. Intake, exhaust, intake, exhaust, intake, exhaust, intake, exhaust. So yan. Yan mga kasingkit, ganyan lang yung paglagay ng mga spring. So next ulit natin black.